Sa latest chapter ng One Piece 1028, dito pinakita na nagsisimula ng gumalaw ang world government. At kung matatandaan nyo, sa episode noong ina-reveal ni Sengoku si Rocks D. Zebek, at ang bounty ng malalaking pangalan ng pirata sa mundo, biglang dumating si Sakazuki ang bagong fleet admiral ng Marines. At dito napag-usapan nga nila ni Sengoku ang involvement ng Wano Country sa malalaking kaganapan patungkol sa pirata. At maaaring hindi nga ito nagkataon lang. Sinabi din doon ni Sakazuki na hindi muna sila mangingialam sa Wano dahil kulang nga sila sa resources. Alam nating lahat na hindi lang Marines ang organization na pinamumunuan ng world government dahil nandyan din ang Cipher Hall. At malinaw sa atin na kumikilos na ang world government para kontrolin ulit ang buong mundo. Dahil nga mula noong magsimula ang pagkamatay ni Roger, nagsimula na ang Great Pirate Era. At biglang dumami ang mga pirata, kaya paunti-unti nang nahihirapan ang world government sa pagkontrol sa mga ito. At idagdag pa natin noong pagkamatay ni Whitebeard, na pinatibay at pinatotohanan ang mga sinabi ni Roger tungkol sa kanyang iniwang treasure. At sa pagtapos ng reverie, o ang pagtitipo ng mga hari ng mga bansa sa buong mundo na kasapi sa world government, ay agad nang kumilos ang mga Marines. Una nga dyan, ay ang insidente na kinasasangkutan ng Alabasta. At ang pangalawa naman, ang balita patungkol kay Sabo. At ang pangatlo, ay ang pagtatangkang hulihin ang mga Sichibukai, dahil official na inabolish na nga ito ng world government. At ngayon nalaman natin sa chapter 1028, na ang Cipher Paul ay nag-aantay lang ng conclusion sa labanan na nangyayari sa Wano. Dahil kung matatalo si Kaido, ipapasa ilalim ng world government ang buong Wano Country. At ang pangalawang plano nila ay ang pagdakip kay Nico Robin. At katulad nga ng nasabi ko kanina, kumikilos na ang world government para kontrolin ulit ang mundo. Dahil iniiwasan nila na kapag nagpatuloy pa ang mga sunod-sunod na nangyayaring kaguluhan sa buong mundo, ay baka biglang may makatuklas o makahanap sa One Piece. Kaya dahil sa pangamba na ito, ay ginawa nilang prioridad ang pagdakip kay Robin. Dahil si Robin nga ang susi para sa tagumpay ng mga pirata. Kaya ang mga sumusunod na pangyayari na ito, ay patunay na ang world government pa din ang pinakamalakas at kumokontrol sa buong mundo. Samantalang ang mga kaganapan naman na ito ay ang pinakapinangangambahan ng Revolutionary Army. Dahil alam naman natin na ang Revolutionary Army ay ang direktang oposisyon ng world government. At kumikilos ang mga ito para pabagsakin ang sistema na pinaiiral o pinapagana ng government. Pero sa nangyayari nga ay parang hindi pa kumikilos ang Revolutionary Army. At kung matatandaan natin, ang Revolutionary Army ay matagal nang kumikilos para labanan ang world government sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga bansang naghihirap mula sa mga corrupt na mga pinuno nito. At nag-iipon din sila ng mga weapons na maaaring gamitin sa panglaban, pati na din ang pagsama ng mga tao na handang lumaban para sa kanila. At matapos ang matagal na paghahanda na ito, ay nagdesisyon na ang mga opisyal ng Revolutionary Army. At nagtipon-tipon ang apat na commanders ng Revolutionary Army mula sa apat na dagat, kasama si Sabo para pumunta nga sa Mary Jowa habang nagaganap ang reverie. At ang layunin nga nila Sabo sa Mary Jowa, ay ideklara ang war laban sa mga Celestial Dragons ng World Government. Ibig sabihin, handa na talaga silang makipagdigma sa mga ito. Pero habang nandoon sila Sabo at ang mga revolutionary commanders sa Mary Jowa, nakita nila si Bartolomeo Kuma, na inaalipin at pinaglalaroan ng Celestial Dragons. Kaya dahil doon ay nagdesisyon sila Sabo at nagbaka sakaling mailigtas nila si Kuma. Pero matapos ang eksena na yon ay wala na tayong karagdagang detalye patungkol sa ginawa nila. At pagtapos ng reverie, isang malaking balita ang inilabas ni Big News Morgans. At ayon kay Garp, nagkaroon nga daw ng isang insidente, at kinasasangkutan ito ng Kingdom of Alabasta. Habang binabasa naman ng revolutionary members ang balita, dito ikinagulat nila na mayroong article na naglalaman ng patungkol kay Sabo. Hindi malinaw at hindi din sinabi kung anong nangyari kay Sabo.
pero base sa reaksyon nila Kuala ay mayroong masamang nangyari kay Sabo. Ngayon ano kaya ang maaaring pinaplano ni Monkey D. Dragon? Dahil sa ngayon ay kailangan na nilang kumilos para malaman ang totoong nangyari kay Sabo. At para mapigilan nila ang pinaplano ng world government. Sa palagay ko ang gagawin ng Revolutionary Army ay hahatiin nila ang grupo sa dalawa. Bali ang unang grupo ang maghahanap at aalamin nila ang totoong nangyari kay Sabo. At dahil sa balitang pinakalat ni Mordons, alam na ng lahat na kulang na sa mga bantay ang world government, dahil abala nga ito sa paghuli sa mga Shichibukai. Kaya maaaring ang unang grupo ay pupunta ng Marijoa para malaman ang totoong nangyari. At yung pangalawang grupo ay pupunta sa Wano, dahil maaaring may koneksyon or may nalalaman sila Dragon sa Wano. Dahil kung matatandaan nyo, isa sa mga layunin nila Dragon ay pigilan ang slavery, mga weapon trading sa government at iba pa. At nakita nga natin ito na pumunta sila Kuala, Sabo, at Hack sa Dressrosa para pigilan ang patuloy na weapon trading na nangyayari sa pamamagitan ng Underworld particular na ni Joker, o The Flamingo. Dahil direktang nakikinabang dito ang world government, at nakabibili sila dito ng mga weapon pati na din ng mga slaves. Kaya noong natalo si The Flamingo, ay nawala na ang broker ng world government. Kaya dahil doon, nalaman ng Revolutionary Army na ang mga weapon na binibenta ni The Flamingo sa government ay galing pala sa Wano. Kaya ngayon, maaaring ang pangalawang grupo ng Revolutionary Army ay pupunta sa Wano para pigilan ang mga weapon factory na nagsusupply sa government. Dahil kung hindi nila gagawin yun, mawawala ng bisa ang mga pinaghirapan ng Revolutionary Army. At alam ito ni Dragon, kaya hinding-hindi siya papayag na mapasakamay ng world government ang Wano country. At isa pa, masasabi natin na talagang may koneksyon ang Revolutionary Army sa Wano. Dahil sa mga naunang episode ng One Piece, ay nakita natin ang barko ng Revolutionary Army na nakadaong sa Shimotsuki Village, na alam naman natin na ang mga Shimotsuki ay galing sa Wano. Ibig sabihin, ang mga balita sa Wano ay nalalaman din nila Dragon dahil nga sa koneksyon nila sa Shimotsuki. At imposible naman na walang alam ang mga Shimotsuki sa East Blue sa nangyaring pagsakop ni Kaido sa Wano. Dahil pwede naman silang tumawag at magbalita sa nangyayari sa Wano, tulad nung ginawa nila Kobe at X-Drake. At dahil si Kaido ang may hawak ng Wano, at alam natin na isa siya sa mga Yonko, maaaring ang pupuntang grupo ng Revolutionary Army sa Wano ay si Dragon at ang iba niyang commander. Dahil alam niya kung gaano kalakas ang Yonko na si Kaido. At nga pala mga boss, theory lang po ito, kaya malabong mangyari, at maaaring pwedeng mangyari. At ano po yung masasabi niyo sa video natin na ito? Bali pag-usapan na lang po natin ito sa comment section. Kung nagustuhan mo naman yung video na ito, huwag mo na ngang kalimutang i-like at i-share yung video dahil malaking tulong na nga para sa akin yan. At bago tayo magtapos, shoutout po sa inyong lahat na sila.